Ate Curls, for today, magta-try naman tayo ng kakaiba. Wala naman tong relasyon sa pagiging kulot, pero may relasyon ito sa pagiging maganda. For today, itatry natin itong lipstick from L'Oreal Paris. It's called the Infallible Ultra Matte Le Macaron Lipstick. Itatry natin siya today, i-wear test natin, and ibibigay ko sa inyo yung thoughts ko after a whole day of wearing this particular lipstick. Hindi po ako masyadong mahilig sa mga matte lipsticks kasi medyo nagda-dry yung lips ko. Tapos, medyo ayoko nung flat tignan yung lips. Gusto ko may konting shine. Yung parang kumain ka lang ng lechon. Just last year was the year of mattes, and then come 2019 na it's a year of gloss naman. So, lahat makintab. Itong si L'Oreal Infallible Liquid Lipstick is part of their Infallible line. Ako, I've tried the Infallible Fresh Wear Foundation. So, sobrang gaanon sa face and sobrang ganda niya. Long wearing siya. Ang hindi ko lang gusto doon is medyo nag-oxidize siya ng malala sa skin ko. So, kahit 2 shades lighter yung binibili ko. Anyway, balik tayo dito sa Ultra Matte Le Macaron na lipstick. So, isa lang yung binili ko, guys. Kasi mahirap pa ako. Wala pa akong ads, ba? Diba? Kaya view lang kayo ng view. Kahit wala ng kwenta yung sinasabi ko. Ayun. Kasi baka dumating yung time na makabili na rin ako ng buong set at lahat ng shades ng product na to. Although, meron lang siyang 7 na shades. Tinry ko to sa Watsons. At ito yung nagustuhan ko. Ito yung pinaka nagustuhan ko. Sabi ni ate din doon sa L'Oreal, sa Watsons, ito yung pinaka bagay sa akin na shade. Koi Macarons. Okay? So, itry nga natin. Buksan natin at amoy-amoy natin kung totoo nga. Baka magutom lang ako dito, bes. Ay, ano yun? Mabango nga siya, mga day. So, amoy macarons talaga. Matte formula siya that will last up to 16 hours. So, yun yung itetest natin for today. Pero baka hindi ko nakayanin yung 16 hours kasi maaga ako natutulog, mga ate girls. At sabi dito sa claims niya, transfer proof daw, crack proof, and food proof daw. So, ngayon ilalagay ko lang to. Kaso wala akong monitor, pero sige, ito na lang. Bahala na si Batman, kaya natin to. Ano na lang, cellphone. So, ginawa ko to bago ako pumasok sa office. Now, ay 7 o'clock na ng umaga. So, mga 10 minutes kailangan na sa office na ako. So, bibilisan ko na lang. Ilalagay ko lang to. Okay. Try natin. Ang ganda ng applicator niya, mga beshi. Okay. Ganda, kasi suwak na suwak sa hugis ng labi mo, yung applicator. Bakit pa kasi hindi nila gayahin itong ganito? Ayan o, diba? Lumagpas man siya, pero konti lang. And then next. Diba, with just one swipe, na-cover na niya yung lips ko. Yung color niya. Dark kasi yung lips ko, so mahirap siyang takpan talaga. Lalo na kung ganito lang ka-light yung color. So, hintay lang natin ma-set to, mga ate girls. Ayun, pag in-apply mo pala siya, pag di pa siya nagsiset, medyo parang glue siya na madikit. So, nung oras pa kaya to, malilate na yata ako sa office. So, ganito yung Infinite Spice. So, kung morena ka, baka bagay din to sa'yo. Or ganito yung mga gusto mong color. Ayan o. Ganda, diba? Tapos parang naiiba siya as it sets. Sa unang lagay mo, ang light niya, para siyang medyo may pagka-neon. Pero hintayin natin mag-set. Medyo matagal siya mag-set. So, tignan natin, mga ate girls, kung anong mangyayari sa lipstick na to sa loob ng buong maghapon. Nasuot ko siya. As of 7:20 in the morning, ito yung estado niya sa bibig ko. Sa bibig talaga. So, mamaya kakain ako ng pizza, inom ako ng maraming tubig, at babalikan ko kayo, ah. Mukbang pala to ng yellow cup.
naging mukbang. Makakain tayo ng pizza ng mamantika. Parang walang nangyayari. Ganun pa din siya. Diba? Namaya, inom pa akong tubig. Hi, time check po. It's 9:01 a.m. Mahigit isang oras na nakalipas nung nilagay natin tong lipstick na ito. So, ayan pa rin yung itsura niya. Parang wala pa rin nangyari. So, uminom na ako ng kape. Tapos tingnan nyo, hindi siya nag-transfer dito sa lid nung cup. Hello po. So, update na 11:56 at ito yung labi ko. Parang ganun pa din pero nabawasan yung tingkad niya. Tapos ito yung lunch ko today. Wait, pakita ko sa inyo. Yan, sinadya ko talaga na puro mantika yung kainin today. Diba? Naubos ko na rin yung tubig. Kanina puno to. So, ito na siya after kong kumain ng lunch. Parang nabura na yung nasa gitna. So, nandito na lang sa outer yung meron. Same lighting. So, ito siya ngayon. Wala pa rin yung gitna. Hindi ako nag-retouch. Pero kita nyo, nandito pa rin sa gilid. Parang wala siyang pinagbago from the previews na time check natin. Hi mga ate girls! So right now, it's 8:45 in the evening. So nilagay natin si lipstick ng 7:20 kaninang umaga. So it's been almost 14 hours na nakalagay dito sa labi ko. So, check natin kung ano yung itsura niya ngayon. Mapapansin nyo yung outer part. Nandun pa yung lipstick. Pero dun sa inner part, wale na siya. Ano ang verdict ko? Dito sa L'Oreal Infallible Ultra Matte Lay Macarons na lipstick. Well, beshi, bibigyan ko siya ng 7 out of 10. Yes, 7 out of 10. Bakit? Yung mga good points muna yung pag-usapan natin. Una, siguro naman hindi na masama yung almost 14 hours na meron pa rin lip color. Although nag-fade yung nasa gitna, it still is faithful sa kanyang claims na 16 hours siya na nag-stay dun sa labi mo. I think magsistay pa siya kasi inaantok na lang ako ngayon kaya hindi ko na kayang hintayin yung 11. Pero kung hindi na ako kakain, nagiinom na lang ako, I think magsistay pa rin siya as it is. Tapos, yung pangalawang gusto ko sa kanya is yung price niya na 399 pesos. At pag nag-sale pa siya, minus 100 pesos. Gaya na lang nung nabili ko to na naka-sale ng 299 pesos. Sobrang sulit na yon mga beshi, lalo na kung hindi mo na kailangan laging mag-retouch kada inom ka ng tubig or kada kakain ka. Ang next na nagustuhan ko pa dito is itong specific shade na to na Infinite Spice is a perfect
nude color for my lips. Sobrang hirap na hirap ako maghanap ng lipstick na babagay sa skin tone ko at babagay sa labi ko na maitim. So this one, as in na-cover niya yung labi ko at maganda yung color payoff niya sa lips ko. At dahil doon, thumbs up ako dito sa product na to. And then, yung gusto ko pa is yung packaging. Kasi sobrang sleek niya and also yung applicator niya. Sobrang favorite ko to, mga ati girls. Kasi yung labi ko medyo mahirap kulayan dito sa gilid. Pero ito yung shape na to, para siyang spade. Sobrang perfect niya para ma-reach yung duluhan ng labi ko. As in, sobrang perfect nitong applicator na to, guys. I swear. Light yung feeling niya sa labi mo. As in, parang wala kang suot na lipstick. Yun kasi yung pinaka-hate ko sa mga bullet-type lipstick. Yung alam mo na parang may nakapatong talaga dun sa labi mo na ang bigat. Eto, as in, once nag-set siya, sobrang gaan niya sa labi. Swear. At isa pa rin sa mga nagustuhan ko sa kanya, hindi siya drying sa lips, unlike yung mga ibang matte na liquid lipstick na once na nag-set na sa labi mo, parang nag-babak-bak-bak-bak siya sa lips mo. Yun yung ayoko sa mga ibang matte na liquid lipstick. Pag-usapan naman natin yung mga hindi ko masyadong nagustuhan dito sa produkto na to. Una, medyo matagal siyang mag-set, at kapag hindi pa siya nagsiset, medyo matingkad yung color niya. Unlike dun sa ibang mga lipstick na kapag swipe mo na sila sa bibig mo, ayun na yung kulay nila talaga. Ito kasi, sa unang swipe mo, parang antingkad, tapos hanggang unti-unti, habang nagsiset siya, nag-iba rin yung color niya. Tapos, dahil sa matagal siya mag-set, prone siya sa pagpunta sa ngipin ng product kapag napadami ka. So, medyo hinahinay ka lang sa paggamit. And then, yung hindi ko pa gusto sa kanya is yung 7 lang yung available na shades. Tapos, I am morena and dun sa 7 na yun, parang 3 lang yung pwede kong isuot na color. So, sayang naman, sana magdagdag pa sila ng ibang colors para dito sa particular na lipstick na to. Kayo ba mga ati curls, na-try nyo na ba itong Infallible Ultra Matte Le Macaron na lipstick? Kung na-try nyo na, i-share nyo naman sa akin kung ano yung naging experience nyo while using this product from L'Oreal. Nagustuhan niyo po yung video ko, don't forget to click the subscribe button at yung bell na katabi niya para ma-notify ka po sa susunod na magkaroon ako ng bagong video. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita ulit tayo hanggang sa susunod na video. Bye!